Good morning mga kabutingting, welcome back dito sa Daddy Butingting's Mini Aviary. For today's video, eto medyo maaga tayo today, eh, madilim-dilim pa sa labas ng ating Mini Aviary, di ba? So sumisilip pa lang yung liwanag dun, no? So time check tayo, ayan, 5:06 AM. So medyo inagaan nga natin para mailayo natin yung toss natin, yung third toss natin dito sa mga warriors natin. Ayan, so apat to. So tatlo nga dyan yung pan-July natin, and then yung isa sinama na natin yung pang-winter natin. Dahil yung winter natin is magiging north din daw. So pwede natin isama sa training to para ngayon pa lang, tumitibay na, no? Nababatak na yung ating warrior dito, yung isa natin na pang-winter. Ayan, so inagaan nga natin para mailayo natin ng konti. So yung nakaraan is nasa 12 kilometers. So dapat madoble natin ngayon yun, kaya inagaan natin ng konti. Ayan. And then hindi lang yung mga kalapati natin, isasama natin. So isasama natin mamasyal si Gokoy, ayan, at si Pony para makapasyal din yung dalawang napakatalinong ibon natin. So sasama natin sila, kaya samahan nyo kami today. Tara! Ting-ting, nandito na sa bundok, Arayat, si Kokoy at si Pony. Wow. So dito na mamaya titira yung mga ibon natin, no? Yung sa may bundok na yan, pero syempre biro lang yun. Di naman natin nihimat ng mga mahal nating hunted na si Kokoy at si Pony. So sinama nga lang natin sila today, syempre para makapasyal din sila dito, no? So ngayon lang sila nakalabas, first time nila to, at napakalayo pa, no, napuntahan natin, no, kasama yung mga ibon natin dito na si Kokoy at si Pony. So bali dito tayo magtotoss ng mga warriors natin. Ayan, pan third toss natin to mga kabutusin ko. Yung mga naunang toss natin, 10 kilometers and 12 kilometers. So napakalapit lang nun. Ito, nasa 25 kilometers na tayo, air distance mga kabutusin. Medyo malayo na to. So masusubukan natin yung mga ibon natin dito kung talagang pwede ba tayong sumali sa karera kapag nakauwi pa sila ng maganda ngayon. Ayan, bali apat nga sila dyan. So yung sinama natin dito, ito si Wak. And then yung red bar natin na hen. Then yung ating pang-winter na checker, ayan, Charlie Chen. At yung kapatid niya na pan-July, ayan, yung blue bar natin na Charlie Chen. Ayan, so sinabay na nga natin yung isa para nunelamang tayo sa training pagdating ng winter, di ba? Ayan, so dito natin sila i-release. Pero pagpapahingin muna natin yung mga warriors natin kasama yung ating mga lovebirds dito, ayan. Pero itong mga to, hindi naman natin i-release itong mga to, ano? Hindi na makakawitan mga to. Dito natitira yung pagka pinakawala natin si Gokoy at si Pony. Ayan, kaya nga viewing-viewing lang. Ayan, viewing na yung si Waki, si Wak pala. Ayan. So tumitingin-tingin na sila. So pagpapahingin natin sila. So time check tayo. Ayan, 7:41 AM. So re-release natin yan, 7:50. Siyempre, galing tayo ng biyahe. Medyo hilo pa yung mga ibon natin. Kailangan makapahinga muna sila. And then viewing ng konti para makita nila yung paligid na liliparan nila. So yung air distance nga natin sa loft natin magmula dito sa ating release point ay 25 kilometers. Ayan, so malayo-layo na yun mga kabutusin. Tignan natin kung ilang oras nila liliparin yung ganong kalayo itong mga warriors natin. So ito, pagpahingay muna natin yung mga ibon natin. A few moments later. Time check, 7:50 AM. Ayan, so medyo napahaba pa ng konti yung pahinga, yung rest ng ating mga warriors dito. So okay lang naman yun para talaga masigurado natin na okay na, hindi na nahihilo yung mga ibon natin bago natin i-release dito sa may Arayat, Pampanga. Ayan, so abangan natin kung anong oras sila makakabalik doon sa atin mga kabutingting. So eto, release na nga natin yung mga ibon natin. We'll be right back.
natin, nakalipad na. So, hindi natin matatanaw dito, may nakaharang na puno dahil puno dito sa may highway. Ayan, so wala, hindi na umikot dito, no? Rumekta pa ganun. So palagay ko dumiretso na yun papunta sa atin. Kasi nga kanina pa sila naka-viewing, syempre makikita nila kung saan sila tutumbok. So tumumbok na sila banda dito, hindi na natin makikita, marami nakaharang na puno, sayang. So hindi naman sila bumalik, oh. Wala, eh, walang bumalik dito. Ayan, oh. So hindi sila nagpaikot-ikot, dumirekta sila pa ganun. Ayan, so papuntang south naman yun, kasi dun yung direction ng lock natin. Ayan, so eto, nandito pa si Pony at si Kokoy. Ayan, so eto naman ba yung i-release natin? Hindi na magandang iwan natin dito. So hindi, syempre. Wala din tayong hawak o baon na hand feed formula, delikado. Hindi natin pwedeng palabasin itong dalawang ibon natin. So sinama ko lang talaga sila para makapasyal dito sa may Araya, Pampanga. Itong dalawang cute na ibon natin. Ayan, no? Gaganda, di ba? Wow! Ayan, si Kokoy at si Pony nakarating na dito sa may Araya at Pampanga. So ngayon eh, tatawagan na natin yung mga kasama natin sa bahay, si Mami Butingting, kung anong oras makakabalik yung mga warriors natin. So na-release nga natin sila ng 7:50 AM. So 25 kilometers air distance. So medyo mahaba din yung biyahe natin. Nasa dalawat kalating oras din, kasama na yung traffic, mga kabutingting. So medyo mahaba-haba na rin yung biyahe natin. Kaya eto, babalik na rin tayo bago tayo maabutan ng sikat ng araw, yung tirik na tirik, no? Masusunog tayo sa daan. So balik na tayo sa mini aviary. So time check tayo, mga kabutingting. It's 8:25. Ayan, may nakita na akong lumipot din na medyo natapos. It's 25 na. Ayan, so 1, 2, 3, 4. Apat sila. Makakasi siya, lumipad pagdating 8:27. Kaya dumating sila ng 8:24. So, ganyan natin si Daddy Bagong. So ayun, mga kabutingting, kagigising ko lang ngayong hapon. Time check tayo, 3:36 na ng hapon. So medyo napagod tayo sa 5 oras na biyahe. So 5 oras yung binayin natin para lang ma-train natin yung mga warriors natin dito. So nakita natin sa oras ni Mami Butingting sa kanyang cellphone, no, sa pag-abang niya, dumating sila ng 8:24. So bali 32 minutes lang nila nilipad, wow, yung Arayat, mga kabutingting, hanggang dito sa kanilang loft. So medyo mabilis, no? So 5 oras versus dun sa 32 minutes. So pinakawala natin sila 7:50, and then dumating nga sila dito ng, kaya lang, late tayo ng 2 minutes. Itong relo natin, late ng 2 minutes dun sa cellphone ni Mami Butingting. Kaya talagang yung total time natin is 32 minutes lang nilipad ng mga warriors natin. So every minute counts, syempre, sa karera ng Kalapati. Ayan, alam nyo naman, di ba? So dapat walang nasasayang na oras, kahit na segundo o isang minuto lang sa lipad ng mga warriors natin. Ayan, so yun, napakagandang sinyalis noon. 32 minutes, 25 kilometers. Ako, napagod ako. Napagod ako sa biyahe natin. Pero yung mga warriors natin dito, ayan, okay na okay lang. Ito yung isang warrior natin na lumipad ng Arayat. And then ito pa, ayan, yung pang winter pa natin to, pero pinapractice na nga natin. And then ito pa, si Boy Netoy at si Wak. Ayun, di ba? Ayan, so yan yung apat na warriors natin na minani yung Arayat, Pampanga. Ayan, 5 oras versus 32 minutes, pinagod nila ako para lang ma-training natin yung mga ibon natin dito. At para nang syempre matulungan natin sila sa darating na karera, na hindi na sila masyadong mahirapan dahil nga na-train natin sila dito. Ayan, so sa mga susunod na araw, iiwalay na natin yung ibang young birds natin dito. Ayan, baka possible gumawa tayo ng bagong look para mailipat natin yung ibang mga young birds natin. Syempre kapag sasakay na ng truck yung ibang mga ibon natin, expose yung ibang ibon natin, na baka magkaroon sila ng sakit. Kasi sa truck, syempre hindi natin masasabi kung sino may sakit doon o wala, di ba? So possible na baka mag-uwi, pero wag naman sana, no? Pero kung sakaling mag-uwi sila ng sakit, eh, hindi na nila maipapasa sa ibang mga ibon natin. Kaya iiwalay na natin tong mga to. At syempre, para lumuwag din yung ating mini flyers dito, mas komportable sila, mas gusto nilang umuwi dito sa lock nila. Ayan, medyo nilalakasan ko yung boses natin, mga kabutingting, dahil merong mga nagsasounds, merong mga nagbibidyo, okay? No? So, town fiesta kasi today dito sa amin, Dispiras. Ayan, kaya maraming mga
nagbibideo ako sa mga kapitbahay. Ayan. Yeah, syempre tayo mag-adjust. Kailangan natin lakasan yung boses natin at baka makapiright tayo ni YouTube, di ba? Ayan. So, eto na nga yung mga warriors natin. No? Si Kokoy at Pony, nakapashell pa kanina, di ba? Ayan. So, sana eh, pwede natin sila i-pre-bright doon. Kaya lang eh, medyo delikado yun. Baka maya, doon na sila tumira sa may bundok. So dito ko na nga tatapusin yung video natin for today mga kabuting-ting. Abangan nyo yung mga susunod na training ng mga warriors natin at syempre ng mga pang-pre-flight ng mga ibon natin na si Kokoy, si Pony at si Pika. Ayan. So that's it for today. Kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Like, share, and subscribe. Ingat mga kabuting-ting.